Kasabay ng pag-arangkada ng local absentee voting, bumoto na rin maging ang ilang opisyal ng Commission on Elections sa pangunguna ni Chairman Sixto Brillantes. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, ito ang ikalawang araw ng local absentee voting para sa mga pulis, sundalo, taga-Comelec at gobyerno, pati na tayong mga taga-media na madedestino ng malayo sa ating mga presinto sa araw ng eleksyon. At kasama nga sa mga bumoto ngayong araw ay sina Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. at Commissioner Grace Padaka. Ang ibang commissioner sa araw ng eleksyon na raw boboto sa kanilang mga presinto. Ayon kay Brillantes, siyam lang ang mga senador na binoto niya. Hindi niya pinangalanan ang mga ito dahil bawal. Sina Brillantes at Padaka mismo ang naghulog ng kanilang mga balota sa ballot box. Nilagyan sila ng indelible ink. Nagtaka nga si Brillantes bakit pa sila nilagyan ng ganito, pero nagbiro siya na baka tangkain daw kasi niyang bumoto ulit bukas. Nilagyan niya ang daliri niya ng alcohol pagkaboto, pero yung ink, Rafi, ay kumalat sa kanyang kamay. Ang mga boboto ngayon sa local absentee voting, mga senador at party list lang ang isusulat sa kanilang mga balota. Hindi na sila pwedeng bumoto ulit sa May 13. Ang listahan ng mga bumoto sa local absentee voting ipapakalat sa mga presinto para di sila makabotong muli. Sa 18,332 na nag-apply para sa local absentee voting, 12,732 ang aprobado. Hanggang bukas ang local absentee voting, 8 a.m. hanggang 5 p.m. ang botohan. Kaya Rafi, pwede ka pang humabol bukas dahil ako kanina nakaboto na. Problema, hindi ako nakaregister. Siguro sa susunod na eleksyon na lang. Pero Tina, linawin ko lang. Alam mo na... Yes, go ahead, Tina. Oo, na-bring up nga natin yan kasi parang sinusumbat ni Chairman Brillantes kanina na naglalabi yung media. Dati na gusto nilang makaboto, isama sa local absentee voting. Pero 500 plus lang kasi tayong mga pwedeng bumoto sa local absentee voting. Eh ang sinabi daw nila sa Supreme Court, ay libo-libo tayong gustong bumoto. Ang sinabi ko naman kasi sa kanya, in-announce ng COMELEC na pwede tayong lumahok sa local absentee voting ilang buwan pagkatapos magsara ang voters registration. So ang sabi niya, mahahabol naman yan sa election 2016. Rafi? I'm sure, Tina, sa susunod na election, titriple na yan, pakisabi kay Chairman Brillantes. Pero linawin ko lang yung paggamit ng indelible ink. Talaga bang hindi na kailangan ito? Or ano ba yung patakaran ngayon ng COMELEC dyan? Para sa local absentee voting kasi, ang sabi ni Chairman, dahil second day pa lang ngayon, baka raw merong mag-attempt na bumoto ulit bukas. Pero bukas, since last day na, hindi na raw gagamit ng indelible ink. Okay, maraming salamat, Tina Panganiban Perez.